Iyo po ang lahat. Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairan ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa pitin
ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikating ang puon, yaw'y idalangin, ang nagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay muli, ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapaan ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sagipin, Panginoong Diyos namin, manunupos na maningning. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, umayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
Sa pagsisimula ng ating linggo, ngayong unang linggo ng panahon ng pagdating o panahon ng Adbyento, isang katangian ang binibigyang diin na dapat nating pahalagahan, dapat nating bigyan ng pansin. Hindi porket deboto, papakinggan na ng Diyos. Hindi porket katoliko tayo o nabinyagan tayo, malapit na tayo sa Diyos. Malaking tulong ang ating relihiyon dahil dito po natin natututunan at lubusang nakikilala ang Diyos at kung paano tayo makikipag-ugnayan o makikipagrelasyon sa Diyos. Malinaw po ba? O hindi porket nagsisimba ka araw-araw para bang automatic pasok ka sa langit. Bagamat yung paanyaya sa atin lagi, no? Sabi nga, makapasok tayo sa langit, masaya nawa tayong makapasok sa tahanan ng Diyos. At yun yung hinahangad ng Diyos. Pero sa Ebanghelyo natin, meron isang Romano. Ito yung isang kapitan, no? Kapitan, Romano pa. Hindi siya Hudyo. Hindi siya kabilang sa tinatawag na angkan ng Israel. Na ang mentality noon, ang mga Hudyo lang, ano, sila ang mga Israelita lang ang chosen one. Sila lang ang maliligtas, sila lang. Sila lang ang may karapatang lumapit sa Diyos. 'Yun yung pananaw ng mga, no, karamihan noon ng mga Hudyo. Pero ngayon, andi dito ang isang Romano. Hindi nila kauri, hindi kabilang sa kawan, pero dininig ng Diyos. Pinakinggan ni Jesus ang kanyang kahilingan. Anong meron sa kapitang Romanong ito para pakinggan ni Jesus? Napupwedeng sa atin, ano ba ang kulang sa atin? Bakit dasal naman tayo ng dasal at pinagsisigawan nga natin, deboto tayo ng Poong Jesus Nazareno. Araw-araw nagsisimba tayo kahit sa online. Ang isang katangian na mayroon ng Romanong ito ay pananalig, pananampalataya. Yun yung tiningnan ni Jesus at nakita ni Jesus. Kaya nga sabi, wala akong nakita sa Israel ng ganito kalaking pananalig. So very crucial, it is very important, no, na magkaroon tayo ng pananampalataya. Yung pananampalataya na kahit anong mangyari, ibigay man ng Diyos o hindi ang kahilingan natin, nananalig pa rin tayo sa Diyos. Mahirap kasi kung ang tingin lang natin sa Panginoon ay hingian lang. O kaya naman ang tingin natin ay mapaghimala, may agimat. Kaya pag umahawak tayo, may agimat. Hindi natin pwedeng ibida ang ating pagiging katoliko, ang ating pagiging deboto, kung kulang naman tayo o wala tayong pananalig. Sa katangian ng Romano, ano bang nagagawa ng pananalig? Kasi sabi dito, di ba, no? Yung Romanong ito, pinuno eh. Pero ang isang taong nagtataglay ng pananalig, nagkakaroon ng kababaang loob, humility, nagiging humble, yung hindi mapagmataas, yung bang, no, kahit na may posisyon, hindi nahiya o hindi, kumbaga, napigilan na lumapit kay Jesus dahil alam niya na nananalig siya sa kapangyarihan ni Jesus, sa magagawa ni Jesus. Ano ba pwede tingnan, no? Kung tayo medyo mayabang na, mapagmataas na sa ating sarili, sa ibang tao,
eh baka may question sa pananalig. Kasi kung nananampalataya ka sa Diyos, ay inaasahan na mas mapagpakumbaba tayo. Pangalawa, sa makikita natin sa Romano, ang nagagawa ng isang taong may pananalig ay nagkakaroon siya ng compassion, yung care, yung concern sa kanyang nasasakupan. Biruin mo, pinuno, lumapit kay Jesus, taglay ang pananalig, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin na may sakit. Yun ang isang taong may pananalig. Nagpapahalaga sa ibang tao. Hindi puro sa sarili, hindi nakatuon sa kanyang sarili. Eh bakit ako mag-aabala dyan? Alipin lang yan. Bakit ko pag-aaksayahan ng panahon? Diba para ang ganda po ng halimbawa na itinuturo sa atin nitong Romanong ito. At nawa, masuri din natin no, ang ating mga sarili sa ating paglapit sa Poong Jesus Nazareno. Taglay ba natin ang pananalig na nagdadala sa atin sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na hindi tayo pwedeng mag-demand sa Diyos? Sa harapan ng Diyos, ang kailangan lang natin ay yumuko, magpakumbaba, humiling. Kung ibigay, salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Lalo tigit, hangarin pa rin natin ang ikabubuti at maging ang kapakanan ng ating kapwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating pong itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan, manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ang ating tulong na pag-ibig at habag, katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating na mayapa na, naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Isama din natin ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat.
puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghelo nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose.
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli po sa mga tatanggap ng komunyon, huwag po kayong magpapalit o lilipat ng pwesto. Manatili po kayo kung saan kayo nakapwesto. Kami po ang mag-aabot ng komunyon para maiwasan natin yung pagdidikit-dikit po ninyo. Katawan ni Kristo. Amen. Ako may
nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba tinitinig kita, karamay sa'yo pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian, kailan may di ka iwan, hindi ka mag-iisa. Bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo walang hanggan. Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita mababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaren. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinapatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka na.